Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Norman Wilwaiko, isang manunulat. Nagpapasalamat ako sa National University, sa JPIA, na naging bitaw sa akin na mag-join sa inyong sinasagawang Literary and Arts Festival na may napakagandang tema. Sa larangan naman ng literatura, kailangan din ng mga manunulat na galing sa ibang disiplina. Tulad halimbawa na sa inyo, sa accounting. Sayang at wala ako ngayon sa Pilipinas at hindi tayo magkaharap ngayon ng physical, pero buti na lang may technology na makakapag-ugnay sa ating ngayon, kaya nabigyan pa rin ako ng pagkakataon na makapiling nyo sa importanteng araw na to. Dahil hindi tayo magkasama ngayon ng physical, in-anticipate ko na kung ano yung mga itatanong nyo sa akin. At nilampasan ko na yung iba, so dito na tayo. Kasi gusto kong baguhin yung mundo. Kasi alam ko na may mali sa mundo, may mali sa sistema, may mali sa sitwasyong kinalalagyan natin. Ngayon, kung alam mong may mali, siyempre, ano gagawin mo? Tunganga ka lang. Siyempre, kahit pa paano, sa paraang nalalaman mo, tumulong ka man lang para magkaroon ng pagbabago. Baguhin yung mundo. Kaya ako ginagawa ito. Kasi unang-una, natural to sa akin. Bata pa lang ako, nagsusulat na ako ng mga kung ano-ano. Kwento, tula, kung ano pumasok sa isip ko. Napaka-natural siya na method, na tools para ipahayag kung ano yung gusto ko ipahayag. Pangalawa, mura lang ang pagsusulat. Hindi mo kailangan mag-invest ng katakot-takot para lang makapagsulat. Kailangan mo lang ballpen, papel, lapis. Yun lang. Computer, kung meron ka. Makinilya, kung yun ang trick mo. That's it. Yun lang. Yun lang puhunan mo. Tsaka imagination. Mag-iisip. Pangatlo, napili ko yung pagsusulat kasi itong gawain na ito ay napakasolitaryo. Kumbaga, wala kang katulong, wala kang kausap, wala kang... Mag-isa ka lang, ikaw ang boss. Bahala ka, malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin. Isulat kung anong gusto mong isulat. Kumbaga, ikaw yung hari din sa kwento mo. Tulad din naman ang pagbabasa, yung end user. Diba, mag-isa lang yung pagbabasa, hindi naman. Kumbaga, paano na lahat pang babasa? Pareho solitaryong gawain yan, kaya pareho sila malungkot. Kaya tingnan nyo yung mga friends nyo mahilig magbasa ng libro, tingnan nyo walang social life masyado. Joke lang. Depende yan kung anong klaseng publishing ang gusto mo. Meron tayong indie, meron tayong traditional. Gusto mo ng traditional, yung magkaroon ka ng mga libro, ganyan, naka-print sa papel, saka nandun sa mga national bookstores, sa mga major bookstores, no? Yun, traditional na publishing. Tsaka yung, sa kabilang dulo naman, yung indie publishing. Nandun ako, pero bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung traditional, no? Una, meron kang kakilala na konektado, alam niyo yan, kumbaga may clout sa publishing industry, no? Kailangan alam mo yung mga peeps, kilala mo yung mga peeps, yun, kailangan ka-text mo sila. Digso? Tapos, kung magkataon man na mapasok mo yung industriyang yan, nagkaroon ka ng tamang contact, kailangan sobrang pasensyoso ka kasi ang kausap mo sa mga diyan ay mga
businessman, no, na ang tingin sa'yo statistics lang. Karamihan sa kanila hindi gagaling yung timeline mo, yung schedule mo, kung ano yung trip mo mangyari. May sarili silang objectives. Bilang mga accounting students, I'm sure alam nyo kung ano yung ibig sabihin. Panghuli, parang kung gusto mo mag-traditional publishing, dapat maging handa ka na i-give up na lahat ng rights na meron ka doon sa ginawa mo. Kasi hindi na sa iyo yun. Halimbawa, binayaran ka na ng one-time fee na kala mo, whoa, oh yeah, oh yeah, that's what I'm talking about. Yun na akala mo, pero that's it. After nun, wala ka na, hindi na sa iyo yung gawa mo. Wala na. Kung gusto mo ganon, good luck sa iyo. Ngayon, doon sa kabilang dulo ng spectrum, yung indie publishing, huwag ka na mag-publish na mag-print pa sa papel, e-book na ang gawin mo. Kasi tingnan mo ha, tingnan nyo, pag sumasakay kayo sa MRT, ano, may nakikita ba kayo, kahit isa lang, no, na may hawak na libro nagbabasa habang nasa biyahe? Wala, di ba? Ano hawak ng mga tao? Cellphone. O di, kaya mag-publish ka ng e-book. Doon ka, yun ang harapin mo. Kasi, end user mo, yung audience mo, yun ang gamit eh. Dati kasi, yung mga manunulat, wala silang direktang komunikasyon sa kanilang mga mambabasa. Kaya sobrang dependent sila sa mga publishers. Yun naman, kaya nga hawak sila ng publishers eh. Pero ngayon, na meron ng social media, yung mga manunulat, pwede nang rumekta sa kanyang readers. Nagkakausap na sila. In fact, lahat, karamihan ng mga gawa ko, na publish lang physically, ha, sa physical na libro, dahil lang sa social media. Yan. Kumbaga, nawawala na rin ng puwang yung middleman. No? Kumbaga, pwede mo nang iitsapwera ngayon yung wala naman talagang kinalaman sa paglikha ng nobela, ng literatura, kumbaga, nandyan lang sa industriya para kumita ng pera, para pagkakitaan ito. Walang masama doon. Kanya-kanya tayo ng objectives, no? Pero yung sinasabi ko, dahil wala na yung middleman, rumekta ka na sa readers mo, yun ang papel ng social media. Doon mo naiisahan ngayon yung mga malalaking publishing house, ganon, kasi kumbaga level yung playing field eh, internet yan eh. Bottom line naman niyang lahat ng yan is, ano eh, published author ka man o hindi, kung nagpo-post ka everyday sa Facebook at nilalike at sinishare ng mga tao, ano pang difference nun, di ba? Kung published author ka o hindi. Message ko doon sa mga gustong maging manunulat, gustong gamitin yung avenue na to para baguhin yung mundo. Pinangungunahan ko na kayo na napakahirap ng landas na to. Maraming nasira ang ulo dito. I hope hindi pa ako kasama doon. Pinahangaan ko yung inyong sinseridad sa pagtaguyod ng literaturang Pilipino. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat.